sabi, today, we're going to continue our talk series. Ano pangalan talk series natin? Diba, natin Hollywood movies, tama? Kaya kailangan yung nasarapan niyo, artistahin. Kaya nga, in-invite niyo ako dito. Naalala niyo yung mga pinag-usapan natin last 2 weeks? Diba yung una, ano? Babel has fallen. Tapos last week, ano? Parang ano, no? Parang sci-fi, no? Pew, pew, pew! Diba, Babel art? But now, guys, we will talk about Redpool. Say that to me, Redpool. Sino nakanood ng Deadpool na movie? Ganun kayo? Medyo harsh, ano? Pero yung pag-uusapan natin ngayon, medyo blessing. Pati sabi, medyo blessing. Kasi pag-uusapan natin yung kwento ni Moses. Naalala niyo si Moses? Sino tinuruan ni sister ng klase nila kay Moses? Yung pinalo kayo ni sister dalagalag sa wala, wala. Sino dito? Sino dito? Kilala niyo si Moses? Yan ang pag-uusapan natin. Kasi, diba, dumaan sila sa Red Sea. Tama? Tapos yung Red Sea, parang swimming pool. Kaya ang pangalan ng title natin, Red Pool. So, are you ready to be blessed tonight? If you're ready to be blessed, then let's pray our favorite prayer here at the feast. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. All together. Today, I receive all of the God's love for me. Today, I open myself up to the Father. Limitless, abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I am God's beloved. Shout it, I am God's servant, and I am God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world in Jesus' name. You're familiar with that, tama? Gusto kong imagine niyo lang ito. Paano ma-apply yan? Naalala niyo yung traffic sa Davao? Sa Matina? Diba? Alam mo, kayo, dumadaan kayo dyan eh. Bad trip, diba? Hindi ka makadaan, nag-delay ka. Minsan, parang pag-traffic, parang gusto mong tumayo sa gitna ng kalsada? Gusto mong itaas yung kamay mo na parang ganito? Story ng pakikwentuhan natin ngayon. Yung mga Israelites kasi, say to me, but one day, God raised Moses. Say his name, Moses. God raised Moses to lead the Israelites out of Egypt into the promised land. Say to me, promised land. Magpakita si Lord kay Moses, sabi ni Moses, ni Lord kay Moses, set my people free. Si Moses punta sa Pharaoh. Ano yung Pharaoh? Parang hari. Sabi ni Lord, set my people free. Ang sabi ng Pharaoh, istoryahe. Ganun, ha? So, ano yung nangyari, di ba? Pero one day, dahil kinakita ni Lord ang kanyang power sa Pharaoh, nag-ibang isip ng Pharaoh. Ito yung nangyari. Basahin na natin. Together. When Pharaoh let the people go, God did not lead them on the road through the Philistine country. Though that was... Wait lang. Eh, mas malapit dun eh. Bakit ayaw nilang dumaan yung mga tao dun? Tingnan natin bakit. For God said, if they face war, they might change their minds and return to Egypt. Pakisabi sa katanya, kaya pala.
So what did God do? Let's continue. So God led the people around by the desert road toward the Red Sea. Guys, may papakita ko sa inyong mapa. Magpapakateacher ako sa inyo ngayon. Ito yung mapa ng Egypt, no? Tapos nandun yung Promised Land. Nakita niyo yung orange? Yan yung mas malapit eh. Di ba malapit? Pero dyan sa orange na yan, dyan nakatira yung mga Philistines. Say with me, Philistines. Eh mga kaaway yun, makagirahin sila. Kaya ang ginawa ni Lord, imbis na doon sila pinadaan, dito niya pinadaan. Sige kuya, gets niyo yun? Pagkasabi sa katabi mo, ang haba, besh! Di ba ang haba ng inakad nila? Kaya nga, God led them to a longer route. Ask me why. Because God knows the Israelites were not ready to fight the Philistines. Nag-gets na yun? Pakisabi nga, kilala pala ni Lord sila. Kilala ni Lord na yung mga Israelites, they were not prepared. At kung makipag-gera sila na unprepared, matatalo sila, masisiraan sila ng loob. Gets na yun? Kaya sabi ni Lord, doon muna kayo sa long cut. Ganun, no? Pag Pilipino, long cut, no? Long cut, di ba? Short cut, long cut. Long cut. Kaya ang tanong ko, sa buhay niyo ba ngayon, sa pangarap niyo, medyo mahaba ba? Yeah. Sarap ng shortcut, no? Siguro iba sa inyo, naghihintay ng mataas na grades, pero kahit anong aral niyo, hindi pa nangyayari. Yung iba sa inyo, ang bait-bait sa trabaho, pero hindi pa rin ma-promote-promote. Yung iba sa inyo, nagsastart na ng business, ang tagal niyo ng sinart ang business, hanggang ngayon hindi pa lumalago. But here's the thing, guys. Here's my answer. Sa cellphone natin, di ba may cellphone app na pangalan Waze? Alam niyo Waze? Get you, di ba? Kaya minsan, nagmamarunong ako. Say that word, nagmamarunong. Hindi ko susundan ng Waze. Manong, diretso. Pero sabi ng Waze, kanan. Tama? Here's the thing, dumiretso nga ako. And lo and behold, yung pagdiretso ko, ang haba ng traffic. Tanong sa akin, bakit? Ang pilit ko kasi. Waze is right. Because not all the shortest way may not be the best way. Am I making sense, people? Guys, you don't have to trust Waze, but you have to trust in God's ways. Ask me why. Why? Because God works in mysterious ways. Put your hands on your heart and repeat after me. Father, thank you for letting me realize that you know better. That you're putting me in a journey that will make me more strong. No shortcuts. Because Lord, I know that in your time, you will give me the best version of my dreams. Do you agree with that? In Jesus' name, amen. Sing it out, brothers and sisters. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. We will be blessed tonight. Thank you, Jesus. Isang malakas sa palakpak para kay Lord. Woo! At habang paupo ka, pakisabi sa katabi mo, makinig ka dun sa gwapo sa unahan. Pwede bang palakpakan natin yung music ministry natin? Ang galing nila.